ang mga pagsubok na dumaan sa buhay ni Zilong at mga pangyayaring humantong sa punto na nawalan siya ng mga magulang, dahilan kung bakit kinupkup siya ng matandang Great Dragon. Kaya ating alamin ang naging buhay niya sa lugar ng Land of Dawn. Pero bago ang lahat mga kamarbs, kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa bagong upload natin. Zilong, your kindness is worth nothing. You're not as strong as they say, Zilong. Your whole body is a weak spot. Ipinanganak si Zilong sa isang matahimik at mapayapang lugar na sakop ng Kadia Riverlands. Sa lugar na to, dito na siya lumaki at nagkaroon ng pag-iisip. Sa kanyang inosenteng kaisipan, ang tanging naaalala lang niya ay ang kanyang nag-iisang ama na isang manggagawa o craftsman. Lahat ng mga gawa ng kanyang ama ay nilalako nila ito sa buong lugar. Ginagawa nila ito kasakasama ang batang si Zilong. Taon-taon ay nagkakaroon man ng paiba-ibang bugso ng panahon, pero di ito naging balakid sa kanila. Pabalik-balik nilang dinadaanan ang mga daan sa pagitan ng hilaga at timog, habang ang ina naman ni Zilong ay binibitbit siya sa balikat nito na sinasabayan ng pagngiti. Habang nakaupo ang ina ni Zilong sa kanilang karwahe, ang kanyang ama naman ay abala sa pagsigaw ng kanilang nilalako sa bawat daan. Masaya man silang nagsasama, pero yun na pala ang huling alaalang masisilayan pa ni Zilong ang kanyang mga magulang. Nagkaroon ng pangyayari na kung saan habang nilalakbay nila ang bawat daan, nakarating sila sa isang destinasyon, ngunit nakasalubong nila ang isang napakalakas na hagupit ng hangin. Winasak nito ang kanilang karwahe na naging dahilan ng pagkatakot ng mga kabayong humihila sa kanila. Gayunpaman, dumating ang oras na naging kalmado na ang lahat. Nakaligtas man ang batang si Zilong sa napakadelikadong hagupit na yon, ngunit pagbukas ng kanyang mga mata, di na niya muling nasilayan at nakita pa ang kanyang mga magulang. Nakita niya ang kanyang nakakaawang sarili habang iniinda ang mga sakit na natamu niya sa pangyayaring iyon. Nagtataka rin siya kung saang lugar na ba ang kanyang kinatatayuan. Nagawa niyang maglakbay sa baybayin ng mga buhangin sa loob ng 7 araw. Nagkakaroon man siya ng pagdududa kung makakayanan niya ba ang lahat ng mga paghihirap na napagdadaanan niya. Ngunit para sa kanyang sarili ay hindi ito ang dahilan para sumuko siya. Nagpakita si Zilong ng katatagan sa kanyang sarili at potensyal na higit pa sa sinumang ordinaryong tao. Be mighty, be righteous! Di siya sumuko sa pakikipagsapalaran para sa kaligtasan ng kanyang buhay. Ngunit gayunpaman, ang kanyang katatagan ay sinubok rin ng panahon. Dumating sa punto na di na kaya ng kanyang katawan ang magpatuloy pa. Napag-isipan niyang magpahinga muna sa gilid habang humihingal sa pagod. Sa pagkakataong yun ay may bigla na lang lumitaw na isang matandang may maputing balbas at malapad na kasuotan. Biglang nagulat si Zilong dahil baka may masamang mangyayari sa kanya. Pero di niya sukat akalain na ang matandang iyon ay dinala siya sa isang misteryosong lugar. Umakyat sila sa isang tila walang katapusang hakbang at sa wakas ay nakarating si Zilong sa isang nakakamanghang lugar na kilala sa tawag na Temple of the Great Dragon. Kinupkup siya ni Great Dragon at nanirahan siya sa Dragon's Altar sa loob ng 7 taon. Pagkatapos ng 7 taong paninirahan ni Zilong sa Dragon's Altar, ang matandang Great Dragon ay hindi kailanman kumuha o tumanggap ng bagong estudyante. Kaya nag-anunso siya na mamimili siya ng kahalili o papalit sa kanyang pwesto. May 2 taong napusuan si Great Dragon. Ang taong ito ay sila Zilong at Ling. Ang ginawa niya ay sinabak niya ang 2 sa isang duelo, kaso ang nangyari ay hindi pumili si Great Dragon kung sino ang nanalo, kundi ang pinili niya ay si Zilong. Dahil na rin sa nakitaan niya ng malaking potensyal na mag-improve pa sa kanyang sarili. Dahil sa naging pasya ni Great Dragon, lahat ng mga nakasaksi ay nagulat sa desisyon na ginawa nito. Para sa kanila ay ano ang magagawa ng isang ordinaryong bata ang maprotektahan ang kahalagahan ng Dragon's Altar. At napaisip sila kung bakit pinili ni Great Dragon bilang kahalili niya itong si Zilong. Pero kahit ganun paman,
Tanging siya lang ang nakakaalam ng lahat kung bakit si Silong ang kanyang pinili. Mas nakitaan ni Great Dragon ng malaking potensyal ang batang ito. Dahil alam niyang kadalasan sa mga nadedehado sa laban ay may nakatagong lakas na kailangan mapagtuunan ng pansin para malabas nito ang kanyang tunay na tinatagong lakas. At tanging determinasyon at bukas sa pag-iisip ang may kakayahang matanggap ang lakas na ito. Pinatunayan rin naman ni Zilong ang naging pasya ng matandang Great Dragon. Pinakita niya ito sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Kahit na sinasabi ng iba na hindi siya ang batang estudyanteng may nakakamanghang abilidad. Ngunit taglay rin naman ni Zilong ang pagiging kalmado at may pusong matatag. Ang pagiging matapat at matapang sa sarili ang nagdala kay Zilong upang magkaroon siya ng di makasariling ugali. Totoong kinupkup lamang siya ni Great Dragon, pero ang nangyari sa kanya ay ipinadama niya rin sa mga taong nangangailangan ng kanyang tulong. Sa katunayan ay marami na siyang tinulungang mga tao sa Kadia Riverlands, lalo na yung mga taong naapektuhan ng mga kalamidad sa lugar. Ginamot niya ang mga ito sa panahong nasa panganib at pagdudurusa ang mga taong ito. Ang kabutihang loob na mayroon siya ang nagpabango sa katauhan ni Zilong. Lahat ng mga tao sa Dragon's Altar ay namangha at naantig ang kanilang mga puso, pati na rin ang puso ng mga taong natulungan niya sa lugar ng Kadia Riverlands. Nakamit ni Zilong ang paghanga at tiwala ng bawat isa. Nung tumuntong ng 18 taon si Zilong, pinagkalooban siya ng matandang Great Dragon ng isang Dragon Spear. Ito ang napakasagrado at may malaking halagang kayamanang nakaloob sa Dragon's Altar. Nasaksihan ito ng lahat ng mga tao at ang sandatang ito ay may nakaukit na kasaysayang maraming taon na ang nakalipas. Di lang ito nagtataglay ng makapangyarihang lakas, ngunit ito rin ang nagpapahiwatig na formal nang iniabot kay Zilong ang malaking responsibilidad na gampanan niya ang pagbabantay sa lugar ng Kadia Riverlands. Di naman nabigong ibinigay ni Great Dragon kay Zilong ang spear na yon, dahil na rin sa ilang taong pinatunayan niya sa kanyang paglalakbay nang matalo niya ang iba't ibang klase ng malalakas na kalabang may planong sugurin ang lugar. Hanggang sa dumating ang panahong nagpakitang muli ang pagbabalik ng isang nilalang na naging karibal na kaaway ni Great Dragon. Ang taong ito ay ang pagkabuhay muli ni Black Dragon sa katauhan ni Yuzong. Dala na rin sa sobrang galit ni Black Dragon dahil na rin sa kadahilan ng di niya nakamit ang kanyang ambisyon na pamunuan o maghari sa buong Kadia Riverlands. Kaya sa pamamagitan ng River Scale, doon na nagsimulang namumuli ang naudlot na pangarap ni Black Dragon at bumalik para magigante. Di rin naman pinabayaan ni Great Dragon ang kanyang mga estudyante. Ginabayan niya si Zilong, Ling, Wanwan at Basha. Kaya doon nabuo ang grupo ng Oriental Fighter. Dala-dala nila ang malaking responsibilidad na protektahan ang matahimik at napakagandang lugar ng Kadia Riverlands mula sa mga taong may planong sirain ito. Thank you so much po sa pakikinig ng ating kwento. And mga ka-Marbs, don't forget to like our page. Andun po sa description yung link. And dadako na tayo sa ating shoutout portion.
I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night, getting. There ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night, got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here on screen. Okay, this a dream, and I pray as a team. One day, it be me. If I want it, then I'll get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today. For a minute, I don't stay, I just visit. Have no shame.